Magandang araw, klase. Ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol muli sa psychosexual development theory ni Mr. Sigmund Freud. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang muli sa psychosexual development theory ni Mr. Sigmund Freud. Ito ay karugtong lamang ng ating naging talakayan kamakailan. Nais kong humingi ng pasensya sa aking boses para sa ngayong talakayan. Sana ay hindi ito maging hadlang sa inyong pagkatuto. Sa nakaraang talakayan, nangako ako na babalik ako at mag-upload ng bagong video na tungkol pa rin sa psychosexual development theory, yun nga lang gagamit na ako ng mga larawan. At narito na nga ako, nagbabalik para ipagpatuloy ang ating talakayan. Ang unang stage ay tinatawag na oral phase o oral stage. Ito ay nangyayari simula maipanganak ang isang bata hanggang siya ay tumungtong sa kanyang unang taong gulang. Sa unang larawan, makikita natin ang isang sanggol na gumagamit ng pacifier, isang nanay na nagpapadede ng kanyang anak gamit ang bottle, at isang nanay na nagpapabreastfeed, at isang bata na umiiyak at nagpapabuhat sa kanyang ina, at ang isa naman ay nakahiga na umiiyak, at ang pangatlo ay isang bata na kumakain. Ang part ng katawan na involved talaga dito sa stage 1 or phase 1 is yung oral o bibig o mouth sa wikang Ingles. Sa stage 1, kailangan isatisfy lahat ng guardian yung pangangailangan ng isang sanggol sa kaniyang bibig. Halimbawa ngayong pagpapadede, pagkain niya, pag-iyak niya, pagtulog niya gamit yung pacifier. Kasi once na hindi masatisfy lahat yon, magkakaroon siya ng fixation dito sa oral stage. Ang ilan sa mga fixation na pwedeng maranasan ng isang batang nagkaroon sa oral stage ay yung pagsubo ng daliri, o kaya naman pagngat-ngat ng bimpo, o kaya ng panyo niya, o kaya naman paninigarilyo. Ang pangalawang stage naman ay ang anal stage or anal phase. Ito ay nangyayari between 1 to 3 years old. Sa stage na to, kailangan na magkaroon ng potty training yung mga bata. Matuto na sila kung paano mag-poop, paano sila iihi, lalo na kung babae, dapat nakaupo kapag lalaki nakatayo. Ang isa sa pinakakailangan talaga dito sa stage na to is yung mahabang pasensya ng magulang o nung kung sino mang nagtuturo doon sa bata ng potty training. Kasi syempre, bago lang sa kanila yon, hindi agad nila yon matututuhan. Kailangan ilang practice pa, ilang araw na pagpa-practice, ilang araw na pagtuturo. Sa unang picture, makikita nyo dito yung isang bata nakaupo sa parang arenola. Makikita dito na nakasilip yung magulang niya, which is sinusuportahan siya at minomotivate. Yung potty training, kailangan talagang matutuhan ng isang bata, lalo na dito sa stage 2. Kasi kapag hindi niya natutuhan yun, maaari siyang magkaroon ng fixation na madala niya hanggang sa pagtanda niya. Dito sa ikalawang picture, parang pinapagalitan yung bata kasi hindi siya umihi doon sa dapat niyang iniihian. So, ang maaaring mangyari dito is matakot yung bata at lumaki siya na sobrang linis sa katawan kasi nga baka mapagalitan siya, baka mapalo siya kapag naging marumi siya. Sa third picture naman, makikita na walang magulang or walang guardian na kasama yung bata. Kumbaga, naihi lang siya dun sa isang gilid. Which is mali rin to kasi once na masanay yung isang bata na pinababayaan lang siya, hinahayaan siya na marumi, baka lumaki siya na hindi malinis sa katawan. Sa stage 3, ito na yung polyp stage or polyp phase. Ito ay nangyayari between age 3 to 6 years old. Ang nangyayari dito is nagkakaroon na ng curiosity yung bawat bata sa opposite gender nila. Halimbawa dito, yung lalaki nagkakaroon na siya ng curiosity about vagina and yung babae naman nagkakaroon na siya ng curiosity about penis. Dito naman sa pangalawang picture, makikita nyo dito na parang yung bata, nilaglag niya yung tatay niya doon sa parang butas.
Ito yung tinatawag na Oedipus complex at Electra complex. Kapag sinabi nating Oedipus complex, ito yung idea na naiisip nung bata na kalibal niya yung tatay niya sa atensyon ng mama niya. Kaya ang ending dito is inaawin niya yung tatay niya kasi gusto niya lahat ng atensyon ng mama niya ay sa kanya lang. Ang pangalawa naman ay yung tinatawag na Electra complex. Kabaliktaran lang ito ng Oedipus complex. Dito naman, yung anak na babae nakikita niyang rival niya yung nanay niya doon sa atensyon ng tatay niya. Kaya ang ending, inaawin niya yung mama niya at gusto niya makuha yung 100% na atensyon ng papa niya. Dito sa stage 3, kailangan maayos yung mindset ng mga bata kasi if ever na hindi, maaaring magkaroon ng fixation at yung mindset na ganun ay madala nila hanggang sa pagtanda nila. Ang pang-apat na stage ay tinatawag na latent phase o latent stage. Ito ay nangyayari between 7 to 13 years old. Sa stage na to, humihina yung libido dahil ang attention ng mga bata ay natatransfer sa pakikipagkaibigan, pakikipag-socialize, pag-aaral. Ang last stage ng psychosexual development theory ay tinatawag na genital phase or genital stage. Nangyayari to between puberty until death. Kung sa latency, naglilo yung libido, dito naman bumabalik siya. At ang pinaka-goal na dito is magkaroon ng sexual intercourse doon sa opposite sex ng isang individual. Ang mga link na ito ang source ng mga imahe o larawan na nakita nyo sa bawat slides. Psychosexual Development Theory ni Mr. Sigmund Freud. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!